ano, kakalkalin ni Tatay Antonio, maitaguyod lang ang kanyang pamilya. Kaya naman, ipinagmamalaki siya ng kanyang anak na si Andrew. Ang mga tatay na doktor, abogado, engineer o sundalo, ganun na lang kung ipagmalaki ng kanilang mga anak. Pero papaano kung ang tatay mo, basurero? Ipagmamalaki mo rin ba siya? Si Andrew, nung naglaro sa Wawa Win, walang kiming ipinagsigawan sa buong mundo na ang kanyang tatay, basurero. Pinapakilala ko po ang pinakamasipag kong tatay, si Tatay Tuning. Hello, baby. Kayo po ay anong ginagawa nyo? Siya po akong kolektor ng basura sa payatas. Ano po? Pinagmamalaki ko po kayo pa kasi ano po, hindi porket nangolekta po kayo ng basura ay dapat ko na po kayong ikahiya. Dahil po sa basurang yun, ano, may pantustos po kayo sa aming magkapatid. Mahal na mahal po kita pa. Dito sa payatas nakatira ang mag-amang Tatay Tuning at Andrew. Ang bunsong si Andrew raw ang tanging pag-asa ni Tatay Tuning na maghahango sa kanila sa kahirapan. Kaya't iginagapang niya ang pag-aaral nito sa pagiging basurero. Sabi ko, yung pag-aaral mo, gusto ko maging pulis ka kaya o abogado. Kaya sabi ng mga anak ko, pahinga ka na, dahil matanda ka na, kami na lang bahala kay Andrew. Ibang kuha ng magulang kaysa sa mga kapatid. Hanggang ngayon, masama ako sa pagbabasura. Kailanman, hindi raw ikinahiya ni Andrew ang basurero niyang ama. Pag dumadaan po siya galing po ng trabaho, nasad po nila si Papa na mabaho galing sa basura. Parang naiyak na lang din po kasi po, magulang ko po yung nilalait nila. Po, masakit po kasi papa ko po yun eh. Pero inamin din niya na may mga pagkakataong nahihirapan din siyang hindi magtampo. Nag-7 years old po ako na handa lang po sa akin yung mama at papa. Pagpag lang po, so naiyak po ako nun. Then hindi ko po sila pinansin, nagtampo po ako sa nila na pagsumbatan ko po sila na sana hindi na lang po sila naging magulang ko. Sa 7 anak ni Tatay Tuning, 5 na ang pamilyado kasama sa naiwan sa kanyang puder. Bukod kay Andrew, ang pang-anim niyang anak, ang 19 anyos na si Angie, na may mild cerebral palsy. Mahirap talaga. Hindi talaga kami bumitaw mag-asawa. Kasi yun nga sabi ko, binigay mo na din siya sa amin, ibigay mo na siya ng lubos-lubos. Dumating nga sa time na nakasurvive siya, naging ganyan siya, pero at least hanggang ngayon kasama namin. Ang kanilang pera, nauubos daw sa pagpapagamot ni Angie. Ano kayang dapat natin gawin? Kontento na ba tayo sa ganitong buhay? Sabi ko, kung hindi pa. Sabi ko, gusto ko pang makita ang yung anak mo na magandang katayuan sa buhay. Alas 4 pa lang ng umaga, gising na si Tatay Tuning. Ang tanging agahan, mainit na kape na hinihingi pa niya sa kanyang mga kasama. Maya-maya pa, mag-iikot na sila para mangulekta ng basura. May oras na inantok din yata yung driver namin. Biglang mamimreno, masusup-sup ko ngayon sa basura. Kadalasan namin ako encuentro na mga mabaw talaga yung dumi ng tao no, sa diaper, sa aso. Bagamat 68 anyos na si Tatay Tuning, hindi alintana ang pagod at init ng panahon. Ito, kampuha niya, no? Peklat. Natusok na sundot ng barbecue stick. Sa araw na ito, naibenta ang kalakal sa halagang 1,120 na pinaghatian ng apat nilang kasama.
Bukod sa 280 pesos na share ni Tatay Tunying sa naibentang kalakal, meron pa siyang 160 pesos na arawan niyang bayad bilang basurero. May nararamdaman ka man, ang ginagawa ko, nagsasarili ako, hindi ko pinapaalam sa kanila. The will to win! Samantala, para makatulong sa pamilya, kamakailan lang si Andrew nagbaka sakali. Dito na ako sa Wawa Win! Naglaro sa Wawa Win. Sino kasama? Pinapakilala ko po ang pinakamasipag kong tatay, si Tatay Tunying. Hello, kayo po ay, anong ginagawa nyo? Sa po akong kolektor ng basura sa payatas. Palapak natin si Tatay Tunying. Pa. Pinagmamalaki ko po kayo. Kasi po, Anak, paguti lang po niya yung kanyang pag-aaral. At para wala naman po kami may pamamala sa kanya ng mama niya eh. Kundi yun lang po pag-aaral niya. Anak, I love you. Mahal na mahal po kita pa. Naiyak din ako dahil kasi nga, para rin niya akong pinagmamalago sa harap ng maraming tao na gano'n lang ang tatay niya. Basurero. Ako talagang nababamamalo ako talaga eh. Kaya hanga ko sa mga anak ko. Kahapon lang, sinamahan ng aming team si Tatay Tunying na magpakonsulta sa doktor dahil patuloy daw ang pagsakit ng kanyang tiyan. Pati si Angie, pinatignan na rin sa doktor. Nakita siya na merong mild cerebral palsy. Hindi ito yung mga kondisyon na talagang baldado na o wala ng silbi. Sa kanya mild, ibig sabihin, magagawa pa ng paraan na umayos pa siya. Lalo kaming natuwa nung makaka-recover pa siya. Samantala, pagkabalik ng payatas, wala silang kaide-ideya na may mga naghihintay sa kanilang sorpresa. Pinaiyak ka na naman ako eh. Daming kape oh. Hindi po namin na-expect na ganito yung maabutan namin dito. Akala lang po namin kung ano lang po. Ngayon ko lang na surprise, parang talagang surprise talaga. Tsaka malaki talaga pa, pasalamat ko sa Jessica Soho. Nakaka-touch eh. Masaya. Wow, nice. Kasya-kasya. Masarap sa paa. Magaan. Sinagot na rin namin ang mga gamot ni Angie sa loob ng 2 buwan. May potassium. Nandami ha. Karton. Isang karton pa talaga. At dahil Father's Day ngayon, may mensahe si Andrew sa kanyang ama. Una po sa lahat, mahal na mahal po kita bilang ama kasi po kayo po yung inspirasyon ko sa araw-araw na dumating na pagsubok sa ating buhay. Kayo pa din yung gumagawa ng paraan upang matuskusan at masolusyonan ng problema niyan. Kaya pinagmamalaki po kita pa kahit yung trabaho niyo po ay pangalagta lang ng basura, ay di ko po kayo kakaya. Mahal na mahal po kita pa. I love you. Ang pangungolekta ng basura, hindi man malinis, marangal na hanap buhay. Lalo pa kung ito'y pinaghihirapan, alang-alang sa iyong pamilya. Naantig ka ba sa istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS.